Tubig. Kasabay ng agos nito ang pagdaloy ng ating kasaysayan. Nabuo ang mga sinaunang pamayanan ng Pilipinas kalapit ang mga anyong tubig tulad ng ilog, batis, lawak, at dagat. Nakatulong ito sa pagbuo ng kabihasnan sa kapuluan at sa pag-uugnay ng mga pamayanan sa pamamagitan ng paglalayag. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, sapilitang pinagsama ang mga pamayanan sa mga pueblo. Dahil dito, kinailangan ng iba't ibang makabagong paraan ng pagkuha at pamamahagi ng malinis na tubig upang punan ang pangangailangan ng mga tao. Umasa ang mga tao sa mga agwador na binayaran upang maghatid ng tubig mula sa mga malilinis na batis. Nag-ipon din ang ilang mga kabahayan ng tubig-ulan at ang ilan naman ay may kanya-kanyang balon. Upang linisin ang naipong tubig, ito ay pinakuluan at sinala. Sa Maynila, kabisera ng pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang naging pangunahing pinagkuna ng tubig ay ang Ilog Pasig. Sa pagdami ng mga tao sa lungsod, tumaas ang pangangailangan ng malinis na tubig. Pinalubha pa ang suliraning ito ng polusyon sa ilog at ang paglaganap ng mga sakit tulad ng kolera. Masyadong mahal ang presyo ng tubig para sa mga mahihirap. Kadalasan, napipilitan silang gumamit ng anuman ang mayroon. Nagdulot ito ng higit pang problema sa kalaunan. Ito ang suliraning hinangad na lutasin ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Matapos ang ilang mga pag-aaral, sinimulang itayo ang isang malawakang sistema ng patubigan noong 1878. Dinisenyo ito ni Genaro Palacios na kilala rin sa pagdidisenyo ng simbahan ng San Sebastian sa Quiapo, Maynila, ang katangi-tanging bakal na simbahan sa Asia. Pinili bilang pagkukunan ng tubig ang Ilog San Mateo dahil sa ganda ng kalidad nito. Hinigop ang tubig mula sa santulan papunta sa imbakan ng tubig sa San Juan del Monte. Tinawag ang imbakan na ito bilang El Deposito. Si Palacios mismo ang pumili ng puok kung saan itinayo ang El Deposito. Pinili ang San Juan dahil sa akma nitong layo mula sa Santolan at Maynila. Kinailangan ding sapat ang taas ng lugar upang mapadaloy ang tubig sa iba't ibang lugar sa Maynila. Tumagal ang konstruksyon hanggang 1882 kung kailan binuksan ang mga unang fountain. Kabilang rito ang espesyal na Carriedo Fountain na ipinangalan bilang parangal kay Francisco Carriedo y Peredo na naglaan ng pondo noong Nobyembre 1733 upang maitayo ang patubigan. Bilang sistemang patubigan ng Maynila noon, mahalaga ang papel na ginampanan ng patubigang Carriedo at El Deposito sa kasaysayan ng bansa. Sa panahon ng himagsikan, sinikap ng mga revolusyonaryo na makontrol ito na kanilang naisakatuparan noong 1898. Sa kalaunan ay ginamit ang El Deposito ng mga Amerikano, Hapon at Pilipino mismo bilang kampong militar, ospital para sa mga may tuberculosis at imbakan ng armas. Ngayon, ang pook ng El Deposito ay isa ng dambanang pang-alaala sa mga Pilipinong nagbuwis ng buhay
upang makamit ang kalayaan noong himagsikan ng 1896. Ang imbakan naman sa ilalim ng lupa ay nilinis ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas at binuksan sa publiko upang ipaalala ang halaga ng tubig at ang mahalaga nitong papel sa kasaysayan ng ating bansa.